kami na gini. Excited na ba kayo, Kings Kids? Kaya naman, stay tuned! Hello, Kings Kids! So yun, bago tayo tumakas sa ating story, tayo muna ay mananalangin. Para na ulit yung pattern ng ating panalangin. 1, 2, 3. So para na nga ulit, isa pa nga. 1, 2, 3. At tayo ngayon mananalangin. At ngayon, ipikit natin ang ating mga mata at tayo yumuko. Panginoon, dahil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin po namin na yung ituturo ngayon, naway may matutunan po kami. At dalangin din po namin na kayo na rin po ang patuloy na gumabay sa amin. Muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! At ngayon, dadako naman tayo sa ating action song. Tawagin natin si Teacher Nika at si Teacher Jonah. Hello, Kings Kids! Ako nga pala si Teacher Nika. Ako naman si Teacher Jonah. At kami ang makakasama nyo sa ating action song! I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. Hallelujah, I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like bagong story? Okay, pero bago yun, tayo muna ay magbabalik aral. Ano naman ulit yung tinuro sa inyo ni Teacher Rosel? Okay, very good. Isang tao na naging hadigi ng asin. Bakit kaya siya naging hadigi ng asin? Very good. Dahil hindi siya sumunod sa anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel ng Diyos, wag na wag kang lilingon. Ngunit itong tao na to ay lumingon. Kaya siya ay naging haligi ng asin. Kaya kids, lagi nating tatandaan na pag may sinasabi sa atin, yung nakakatanda sa atin, dapat lagi natin silang susundin para hindi tayo mapahamak. Okay kids, tayo ay dadako na sa ating bagong story. Pero bago yun, magtatanong muna ako, nanaginip na ba kayo? Okay, at alam niyo ba sa Biblia may binigyan ng Panginoon ng karunungan upang maintindihan at upang maipaliwanag sa atin kung ano yung mga napapanaginipan natin. Ready na ba kayong malaman kung sino siya? Okay kids, may isang tao na ang pangalan ay Joseph. Ano na nga ulit ang pangalan? Okay, Joseph. At si Joseph ay 17 years old na. Ilang taon? Very good. Si Joseph ay may 11 kapatid. Pero si Joseph ang pinaka-favorite ng kanyang ama. Kaya naman, ginawan siya ng kanyang ama ng mahabang kasuotan at iba't iba ang
kulay. Kaya naman yung kanyang mga kapatid ay nagalit sa kanya, nagselos sa kanya kasi siya lang yung binigyan ng kanyang ama ng ganong kagandang kasuotan. Pero nadagdagan pa yung galit ng kanyang mga kapatid nung nanaginip si Joseph. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, nananaginip ako, kayo daw ay yuyukod sa akin at ako ay inyong magiging pinuno. Kaya itong mga kapatid niya, pinagbalakan siyang patayin. Ngunit may isa siyang kapatid na nagsabi, huwag nating papatayin si Joseph. Kapatid pa rin natin ito at kadugo pa rin natin ito. Kaya naman yung mga kapatid niya, naisipan na lang nilang ibenta si Joseph sa mga nangangalakal na taga Ismailita. Nang si Joseph ay dinala sa lugar ng Ehipto, may bumili sa kanyang isang lalaki. Ang pangalan niya ay si Potiphar. Ano na nga ulit pangalan? Okay, si Potiphar. At si Potiphar ay isang kawal na hari at isa din siyang pinakamayaman sa kanilang lugar. At alam niyo bang naging mabuti ang Panginoon kay Joseph? At sinamahan ng Panginoon si Joseph sa lugar na yon. Kaya naman nakita ni Potiphar na mabuti ang Panginoon kay Joseph. Kaya naman, lahat ng ari-arian ni Potiphar ay ipinangalaga kay Joseph. Ngunit, yung asawa ni Potiphar ay nagkagusto sa kanya. At tinutukso siya ng asawa nito. Pero alam niyo ba si Joseph, hindi niya ito pinansin. Dahil alam niya ito ay masama. Kaya naman, nagalit yung asawa ni Potiphar at pinagbintangan siya nito at ikinulong si Joseph sa bilangguan. Ngayon naman, si Joseph ay nung nasa bilangguan na siya, may nakasama siyang dalawa lalaki na nagsisilbi sa hari. Yung isa ay taga-gawa ng tinapay at yung isa ay taga-silbi ng saro ng hari. At isang gabi, nanaginip yung dalawa. At yung panaginip nila ay kakaiba. Kaya naman, sinabi nila ito kay Joseph. At sinabi ni Joseph na alam ko yung panaginip nyo dahil binigyan ako ng karunungan ng Panginoon upang malaman yung inyong panaginip. At sinabi nga ni Joseph ang ibig sabihin ng kanilang panaginip. At yung isa ay mamamatay at yung isa ay babalik sa kanyang trabaho. At nagkatotoo nga yung panaginip nila. At naiwan si Joseph na mag-isa sa kulungan. Ngunit nanaginip si Paroa at wala ni isang marunong na tao ang nakakaintindi nito. Kaya naman, sinabi nung kasama ni Joseph sa bilangguan na may kilala siya na kayang intindihin lahat ng panaginip. At doon nga, sinabi nung hari kay Joseph ang kanyang napanaginipan. Kaya naman, sinabi ni Joseph ang ibig sabihin ng panaginip ng hari na magkakaroon ng 7 taong kagutuman at 7 taong kasaganahan. Kaya naman, pinayuhan ni Joseph ang hari na magkaroon sila o mag-ipon sila na pagkain. Kaya dahil sa karunungan ni Joseph, ginawa siya ng hari na pinuno ng pag-iipon ng pagkain. At nagkaroon nga ng matinding kagutuman sa lahat ng lupain. Kaya naman yung mga kapatid ni Joseph ay nagpunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Ngunit hindi nila nakita o hindi nila natandaan na yung kanilang kaharap na pala na yon ay si Joseph. Ngunit si Joseph ay alam niya na kapatid niya ito. Pero sa pangalawang pagkakataon na kanilang pagbili, doon nagpakilala si Joseph at doon nagkaroon na kapatawaran sa kanilang magkakapatid. Kaya naman kids, lagi nating tatandaan na dapat mahalin natin ang ating mga kapatid at lagi matuto tayong magpatawad. Nagkatotoo ba yung panaginip ni Joseph na magiging pinuno siya ng kanyang mga kapatid? Tama, nagkatotoo yung panaginip ni Joseph. At natatandaan niyo ba kids yung unang panaginip ni Joseph? Na siya ay magiging isang pinuno at yung kanyang mga kapatid at ama ay yuyukod sa kanya. At alam niyo ba kids, nagkatotoo ito? Kaya naman, siya nagtatapos ang ating kwento. Kaya naman kids, dadako tayo sa ating moral lesson. Lagi nating tatandaan kids na dapat mahalin natin yung ating mga kapatid at marunong tayong magpatawad kagaya ni Joseph
na marunong siyang magpatawad sa kanya kapatid kahit nakagawa sila ng hindi maganda kay Joseph, still pinatawad niya pa rin ito. Kaya naman kids, dadako naman tayo sa ating memory verse at sasamahan tayo ni Teacher Margie! Hello Kings Kids! So ayan, nalaman na natin na si Joseph pala ay nakakapagpaliwanag ng panaginip. So ngayon, dumako naman tayo sa ating memory verse. Ngayon, buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Genesis chapter 37 verse 6. Anong book nga ulit? Genesis chapter 37 verse 6. And he said unto them, "Hear, and I will pray you." Ulitin nga natin. And he said unto them, "Hear, and I will pray you." So ngayon, para mas maintindihan natin, lalagyan natin siya ng action. So gagayahin niyo ako. And he said unto them, "Hear, and I will pray you." Isa pa nga. And he said unto them, "Hear, and I will pray you." Sa huling pagkakataon, uulitin ulit natin. And he said unto them, "Hear, and I will pray you." At ngayon naman, dadako na tayo sa ating activities. At tatawagin na natin si Teacher Rosel. Hello, Kings Kids! Ako nga ulit si Teacher Rosel, ang makakasama ninyo sa ating activities! Di ba naaalala nyo yung tinuro ni Teacher Rosel kanina? Di ba yung tatay ni Joseph na ibinigay sa kanya na napakagandang damit? Ito ay makulay. Kaya ngayon, gagawa tayo ng makulay na roba o makulay na damit. Kailangan lang natin ay colored paper. O kaya naman, kung wala kayong colored paper, pwede kayong gumamit ng Crayola para ito ay maging makulay. At kailangan din natin ng glue para sa ating pandikit. Kailangan din natin ng gunting para sa ating panggupit. Okay na. Panginoon Diyos,
Salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po sa aming teachers na nagturo at nag-facilitate po sa amin. Maraming maraming salamat din po sa kwento po ni Joseph na nagbigay aral sa amin. Sa aming pong paghihiwa-hiwalay, ingatan niyo po kami. Ito lamang po ang aming samot na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen! Hello, King's Kids! At ngayon, nalaman natin kung sino yung hayang magpaliwanag ng panaginip. Kaya naman, sa susunod na linggo, abangan natin ang bagong Bible character. Pero ngayon ay magpapaalam muna kami. Kaya naman, King's Kids, see you next week! Bye-bye! Thank you.